Tila medyo kumalma na ang ilang mga tao sa naging meme nitong RSG na patama nga kay H2 dahil na rin siguro sa mga taong nagbibigay ng opinyon patungkol rito na wala naman di umanong problema sa post nitong RSG. Isa na nga si Coach Ducky sa nagsabing wala siyang nakikitang problema sinasabing meme, kaya naman maging si Baby Ignacio ay humingi na rin ng patawad sa kanyang naging reaksyon patungkol rito na siya nga di umano ay masyadong nagpadalos-dalos. Kasunod nito ay ang naging komento ni Leo Murphy sa isa nating export na si Marky na kung saan tila hindi naman di umano na bago ang BTR sa pagpasok niya dahil parang isang normal lamang di umano itong manlalaro. Pero teka, ohoy! Kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng balita. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin. Umpisahan na yan, tara! Unang-una kabatang pag-usapan na muna natin yung patungkol sa koponan dito sa Pinas na siyang may pinakamataas na peak viewers sa tuwing sila ang naglalaro, na kung saan malinaw nga sa ating lahat ngayon na talagang nangingibabaw na nga talaga ang team na Blacklist International bilang may pinakamataas na bilang ng manonood sa kada laban. Sa ating top 5 kasi kabatang na may pinakamataas na peak viewers, abay kinain lang naman ito ng Blacklist unang-una sa top 5 na nakakuha ng 370,000 peak viewers. Abay ito nga ay yung laban ng Onyx PH versus Blacklist International na kung saan ito yung tinalo sila ng Onyx. Pero sa tingin ko para sa Blacklist wala silang dapat na ipangamba sa pagkatalong ito dahil sa mga oras na to ay napag-aaralan na talaga ng mga teams kung ano bang sekreto ang ginagawa nitong Onyx PH dahilan para sila nga ay mag-dominate. Isa rin kasi sa advantage nitong Onyx PH ay hindi talaga sila ganun pa kakilala ng mga teams sa MPL PH dahilan para maging blanco pa nga sila sa mga ito sa kanilang mga unang pagharap. Pero alam nyo ba noong laban kasi nitong Cerebrum Esports at Monster Anarchy sa Grand Finals ay nagpo-focus lang ang Cerebrum sa pagdalaw kay Nets sa Gold Lane. Kumbaga parang kay Nets kasi talaga nagmumula yung momentum ng laro nitong Onyx PH kaya siya ay kinakansel ng Cerebrum dahilan para makuha nila ang kampyonato laban sa mga ito. Ang top 4 naman ay ang laban ulit ng Blacklist kontra naman sa Echo PH na kung saan pumalo nga ito sa 374,000 peak viewers ang kanilang nakuha na kung saan tinalo rin ang Blacklist sa laban na ito. Ito yung magandang pagharap nga ni na Wise at Carl TC pero tila kinapos ang Blacklist sa pagkakataong ito at napunta kay Carl TC ang magandang resulta. At ang top 3 naman ay ang laban ng Omega versus NXPE na kung saan ito naman ay umabot sa 443,000 peak viewers na kahit tagilid ang NXPE abay talagang inabangan pa rin ito ng mga manonood. Top 2 naman ay ang pagharap ni Naoheb at Kelra na pumalo lang naman sa 476,000 peak viewers na sa madaling salita Blacklist na naman nga ang inabangan ng marami kabatang. Dahil ang top 1 ay ang laban ulit nila kontra sa NXPE na kung saan ito nga ang nagpapatunay na talagang ang Blacklist ang koponan na siyang pinaka-inaabangan ng marami at ang malala kahit sino makalaban nila ay talagang tinatao pa rin ito at parati pa silang trending sa Twitter sa tuwing sila ay may laban. Umalo lang naman sa 513,000 peak viewers ang nakuha ng laban nila ng NXPE na kahit 2-0 ang naging score, abay ito pa rin ang nakakuha ng may pinakamataas na views natin dito sa Pinas ngayong season. Pero kung ang pag-uusapan naman ay ang mga team sa bansang Indo, abay wala tayong kalaban-laban dito kabatang. Dahil pumapalo lang naman sa 1.8 million peak viewers, ang kanilang pinakamataas at ang top 5 nila ay puro mga laban ng RRQ Hoshi sa iba't ibang mga koponan.
Kumbaga sa tuwing may laban itong RRQ ay parating nga itong paldo, yung tipong aabangan talaga ito ng mga tao sa Indo, kaya nga sa darating na M4, abay malamang sa alamang grabe ang magiging suporta ng mga tao sa kanilang bansa at talagang mapupuno nila ang magiging venue ng M4. Kaya nakakatakot rin talaga ito para sa ating magiging pambato, dahil kung sa Malaysia nga noong MSC 2022 ay grabe na kung pagtulungan ng RSGPH, abay paano na lang kung sa Indo na mismo ang tournament, abay grabe ang crowd sa kanila, yung tipong mas malakas pa ang bunganga nila kumpara sa mga casters. Lalong-lalo na kapag ang RRQ ang lumalaban, abay gagawin nila lahat ng pangaasar para lamang ma-distract nila ang kalaban nitong RRQ at para mas lumamang ang mga ito sa laban. Kasunod nito ay dumako naman tayo sa naging komento ni Leo Murphy sa ating export na si Marky, na ngayon nga ay naglalaro sa kupunan na BTR. Si Leo at Marky kasi ay nagkaharap na sa MPLID na kung saan nagawa ngang manalo ng Alter Ego laban sa kanila. Kaya naman agad-agad na nagbigay ng komento si Leo patungkol kay Marky na tila parang isang normal na player lang di umano si Marky, at hindi siya yung player na matatawag mo talagang import sa BTR. Sa mga hindi nakakaalam, itong si Leo Murphy, yung dating nakikipagsabayan kay Lusty ng recall sa mukha, yung tipong mas marami pang recall niya noon kumpara sa nagawa niya sa laro. Sila yung nagkampyon noong MPLI 2020 at tinalo nila ang Bren Esports, pero pagsapit naman ng M2 ay liguwak nga agad sila at tayo ang nag-uwi ng kampyonato. Pero ngayon na nakatapat nga ni Leo itong si Marky, abay hindi siya napahanga rito bagkus wala di umunong espesyal para kay Marky bilang isang import. At ang huli nating pag-uusapan kabatang ay ang isa na namang tao na umalis sa poder ni Boss D, at sa pagkakataong ito siya naman ay sinakil. Una si Wade, tapos si Ate Chicks, tapos si Mabsy, at ngayon naman ay sinakil. Kumbaga ang naiiwan na lang sa kanya na dati pang kasama nitong si Boss D ay si Hex, na ngayon nga ay bumalik muli sa bootcamp. At kung magtataka ka kung bakit ko na i-content ito kabatang, abay dahil sa mga nakaraang video natin ay naibabahagi ko rin sa inyo ang mga naunang umalis sa kanya. Dahil kabatang sila talaga yung mga solidong magkakasama noong mga panahon nagsisimula pa lamang sila sa larong MLBB hanggang sa unti-unti na silang nakilala ng mga tao. Ang pinakalitis nga na taong umalis na kay Boss D ay itong sinakil, na may magandang oportunidad na ngang nakita bilang coach sa track, at mas gusto na rin ng taong ito na tumayo sa sarili niyang mga paa gagaya ng kanyang mga sinabi. Sa mga solidong sumusubaybay sa kanila, alam yung nakakalungkot ang unti-unting pag-alis ng mga tao na sa likod niya, pero alam nating lahat na wala naman talagang permanente dito sa mundo, at kung may mawawala, abay meron namang darating, at ito nga ay si Marlu, na ngayon ay nasa poder na rin ni Boss D, at marami ang hindi sang-ayon rito, pero iba rin kasi yung nagawa ni Marlu noon para sa kanya, lalong-lalo na noong nagkaroon sila ng trash token. Ito kasi yung pinaka naging dahilan kung bakit mas dumami o mas lumakas ang engagement ni Boss D, na talaga namang maraming sumuporta sa kanya sa larong MLBB. At alam nyo ba na yung laban na yon ni Marlo at Boss D ay ang siyang nagtulak rin kay Jux TV para pasukin ng tuluyan ng ML community, nang dahil nga sa lakas ng hype na dala ng dalawang ito noon. Natatandaan ko pa noon na nagre-re-upload lang si Chox TV sa laban ni Boss D at Marlu, at iba't ibang mga highlights sa iba't ibang mga tao na kung saan doon na rin siya nag-umpisang magseryoso sa paggawa ng mga ML na video. Kaya sobrang laki rin ng tulong talaga ni Marlu kay Boss D at Chox, dahil sa ingay na dala ng taong ito noon na bay nagkaroon tayo ng dalawang taong hinahangaan ng marami ngayon. Kaya kung nag-aalala kayo kung mangungupal si Marlu, ngayong nasa poder siya ni Boss D, abay isang malaking kawalan na rin ito sa kanya kung palalampasin niya pa ang pagkakataon na may nagtiwala pa sa kanya ngayon. Kung magawag kayong matakot para kay Boss D. Dahil kung pipiliin ni Marlu na magmala basic sa poder ni Boss D, abay siya rin ang talo, dahil mas lalo niya lang pinahirapan ang sarili niya at siya rin ang mawawalan sa bandang dulo.
dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga bagay na dapat mong malaman. Kabatang, yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Nagpo-push sa base ng Uy! Echo. Naka-tower lock. Sinusuntok si Kram. Isa na namang split. Nakikita natin sa Phoenix Army. Kaya na ba to? Suntok.